Hello guys, welcome sa aking YouTube channel. So ngayon guys, magpapalit tayo ng brake pad ng ating Wii U Sporty. So ang una natin gagawin is, kung meron kayong tools na plower para dito, ito lang yung tatanggalin nyo, itong dalawa. Ito. Pero kung wala naman kayong plower tulad nito na tol, para dito pagtanggal nitong dalawa is kailangan nyo itong tanggalin yung gulong nyo, itong dalawa, isa dito tsaka isa naman dito. Yung ang nang dito sa akin is D-City tsaka dito naman is 14. So ang aking unang gagawin guys, dahil wala akong flower na tools, tatanggalin ko muna yung gulong ko. So ang aking ipapalit dito guys is yung Bendix para sa aking Mio Sporty. Nabili ko to sa halagang 170 pesos dito sa aming lugar. So guys, tanggalin ko muna tong gulong. I'll be right back. So yun guys, natanggal ko na yung gulong nakin, yun. So ngayon guys, pasensya na kayo sa chicken. So yun guys, unang-unang yung gagawin is kailangan muna nyong itong i-press yung piston niya, piston caliper ata yon, para mamaya hindi kayo mahirapan pagbalik sa gulong. So yun guys, sunod natin gagawin is tatanggalin natin yung dalawang lock niya, ito tsaka itong isa, ito tsaka ito, gamit lang yung flat screw natin. Okay. Tsaka uhugutin natin ng ito. Kailangan natin tong matanggal para makuha natin yung lumang brake pad natin. Ayun, pang isa. Aha, ito yung brake pad. Tsaka yung ito yung isa, kailangan mo lang iangat tsaka dito pasok yan, ito yun. Itaw nyo na kung bakit tayo magpapalit ng bagong brake pad, kasi pod na ito ay stuck, hindi ko pa napalitan mula nung makuha ko sa kasa. So ang ipapalit natin is Bendix. So sunod natin guys is ito yung time na kailangan natin linisan. Lilinisan mo muna natin to yung brake pad, yung caliper natin. Linis din pag may time.
yun nga pala guys, pwede pala siyang matanggal dito. Ito, kala ko kasi hindi to matatanggal kasi merong dalawang flower. So ngayon guys, yun, paglinis nakin kanina is natanggal ito. So ngayon, lilinisan natin ulit. So, dahil sobrang dumi na. So yun guys, natapos ko na linisan yung ito. So ngayon guys, ikakabit natin yung bago nating brake pad, yung yun yung Bendix na brand. Ito yung Bendix natin. So ito yung stock natin. Saka ito yung bago. Parehas. Ito yung Bendix. So, ngayon guys, ikakabit na natin yung bago nating brake pad. Let's go. So ito guys, kukunin natin yung plate niya dito sa likod. At ikakabit natin dito sa ating bago. Okay. Kailangan lang natin siyang ilock para hindi matanggal. Thank you. Ito dito. Saka ito naman, nakabit ko na siya dito sa bago. So, let's go. So, kakabit na natin guys. Una is ito. Kakabit natin siya dito. Dalawa. Saka sunod is yung ito. Kulay blue color. Sama budget. Kailangan lang natin siyang ipasok dito yung circle niya. Saka dito. Sunod ito. Yung parang lagayan ng lock niya. Papasok natin siya dito. Dito sa may butas. Yan, dyan, papasok natin to. Ilalagay natin yung lock dito. Kung hindi, kailangan mo lang siyang i-rotate. Yun. Yun yung lock niya. Thank you.
yun guys, nakabit ko na yung bago nating brake pad. Tsaka yung dalawang lock dito kanina. Itong sinasabi kong lock. Ito. So, ngayon guys, ikakabit na natin yung gulong natin. Yun. Para tapos na. Ito yung last. Okay, let's go! A few moments later. So yun guys, nakabit na natin yung gulong tsaka yung bago nating brake pad. So this is my first pagkabit, pagpalit ng brake pad sa ating Mio Sparty. So hanggang dito lang muna tayo guys. See you sa next video. Thanks for watching.